Hi, and welcome to my YouTube channel. Oh, yeah! Yung mga previous episodes ko sa The Mel Martinez channel, it's all about cooking. Diba? May 10 episode yata ako dun. Sana nagustuhan nyo yun. Sana na-try nyo yung mga recipe. And sana na-enjoy nyo yung recipe with your family. Aww. Ngayon naman, naisip ko. Kasi diba, lumuluwag na ang travel. And at the same time, kapag fully vaccinated ka na, yung card na ibibigay sa'yo, that will be your travel pass. Okay? Kaya, magpa-vaccine ka na para nakapag-travel ka na kahit dito-dito lang sa Luzon. Yan. Naisip ko, bakit hindi ako mag-adventure trip? Diba? Kasi, tinan mo yung paligid ko, oh. Diba? Ang ganda. Gusto ko mag-adventure trip. Bahala na kung saan ako dadaling ng tadhana. Itong ano natin, itong mga contents na gagawin ko ngayon ay para sa mga traveler, sa mga adventurous, sa mga gusto mo mag-explore, gaya ko. Mahilig kasi akong pumupunta kung saan-saan. Tapos, may experience ko yung kung ano yung mau-offer ng lugar, ganyan. So ngayon, andito ako sa Laguna. Titingnan ko muna kung ano yung mga mapupuntahan ko dito. Right now, nandito ako sa Nagcarlan. I've heard so many things about Nagcarlan. It's a small town but I heard na napakaraming pwedeng puntahan dito. Sobra. At ang gaganda daw. Excited na ako. Samahan niyo ko. This is Adventure Trip. So, andito tayo ngayon sa Underground Cemetery. I've heard so many things about Underground Cemetery. Nakikita nyo naman, no? Problema lang, since nung pandemic, hindi pa siya nag-open. Excited pa naman ako na makapasok sa loob. Kasi ang daming history nito, eh. Ang daming history. Meron din daw itong, gusto ko makita yung may tunnel daw to na papuntang palengke. Tapos, gusto ko malaman kung ano yung history nung himagsika noon, but it's closed, kaya hanggang dito na lang, hanggang labas na lang. Tara, explore pa tayo sa iba natin pwede mapuntahan dito sa Nagcarlan. Nakikita nyo naman yung paligid, nandito ako sa Bunga Falls. Ayan, may harang. So temporary close siya temporarily. Kaya medyo nakakasad dahil in-expect ko pa naman na maka-swimming ako dito sa Bunga Falls. Pero, I was here 6 years ago. Meron naman akong photo doon. Nakakuha ako ng photo. Nakakuha din ako ng konting short clip ng video. Kasi, nakatalon ako doon sa Bunga Falls. Nakatalon ako. Kaya, ayan, pinapakita ngayon yung ano ko, yung pagkatalon ko. Anyway, kahit na close to, sana soon mag-open na because napakaganda ng Bunga Falls. Twin Falls kung tawagin nila. Pero halika, halugud-gurin pa natin ang Nagcarlan. Andito tayo ngayon sa San Bartolome Apostol Parish. Look. Very, very historical ang church na to. Pupunta tayo sa loob, makikita nyo. And trivia, dito ginawa ang Kampanerang Kuba ni Miss Vilma Santos. Tapos, ni-remake yun ni
Binibining and Curtis, dito pa rin yun. Diba? Napaka-historic. And ano ko din sa inyo, kapag pupunta kayo sa mga lugar, it's nice. It's nice to know the history of it para talagang mas nai-embrace nyo kung ano yung mga pangyayari sa mga paligid. Tara, samahan nyo ako. So we're here inside the church. Nakakatuwa kasi pinayagan kami na pumasok dito. It's because, syempre, look. Look at this parish. It's so beautiful. Kuya, maraming salamat. Look at this beautiful parish. This is San Bartolome Apostol Church. Ang ganda. Ang ganda. Hindi lang ha. Tingnan mo. Look at this. Ang ganda. Halata mong talagang ang tagal-tagal na nitong church na to. Look. I am at oh. Sobra. Kasi ang alam ko, dito sa Laguna, in every town that you will visit, they have churches. They have churches na talagang very historical. At saka, ang ganda. Ang ganda-ganda. Napapaano na lang ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At through this adventure trip, makikita niyo rin itong mga church na napakaganda, di ba? So parang dinadala ko na kayo. So ano muna ako ha, mag-pay respects muna ako. So andito tayo sa, of course, San Bartolome Apostol Church. And we have Father Dodi here. Father, magandang-magandang hapon po. At salamat at napaunlakan niyo po kami na makapag-vlog po dito sa Nagkarlan. Welcome to Nagkarlan. Isa lagi sa mga pilgrim destination is ang simbahan ng Nagkarlan. Yeah. Father, di ba dito ang kampanerang po ba? Yes, twice. First is Vilma Santos. Yes, the original. The original. And second is Nicholas. Wow! Father, can you tell us just a brief history of this historical church? Okay, so first, according to sa mga nabasa ko, since 1571, nung first na dumating ang missionaries dito sa part ng Laguna, na kung saan it was sabi established kasi ang una ay Mayhay, mm-hmm. and then part of Nagkarlan and Biliw, no? Okay. And then the establishment of ng simbahan mismo is around parang mga 1800s na ito eh. 17 or 1800s. Going way back 1800s. Yes, oo. At ang mga bato is galing na rin dito sa Nagkarlan. Meron isang barangay dito na ang tawag is Tipakan, na kung saan yung sinasabi na pinanggalingan ito mga adobe. Tipakan. Ay, kailangan mapuntahan ko yun, Father. Is it near here? Medyo malayo. Medyo malayo. Actually, makikita lang naman doon is ilog. Sa ngayon, mm-hmm. medyo ano na yung ilog na kung saan sinasabi. Part of yung lugar na yon is kahabaan noon. Is dito doon galing itong mga batong ito. At the same time, yung nasa underground cemetery mm-hmm. na mga bato, doon din galing. Oh. Na sinasabi. Na kung saan ay kung titingnan natin sa ibang mga old churches na ang simenteryo kadalasan ay malapit sa simbahan. Opo, opo. Siguro ay inisip na rin ng mga naunang pari, mga Franciscano, na medyo ilayo. No? Kaya naandun sa medyo malayo ang underground cemetery. Pumunta nga ako dun sa underground cemetery, Father, kailang it's closed. because of the pandemic pa. Wala pang notice kung kailan. But it's okay. Father, maraming salamat. Opo. Thank you for ano. And then welcome sa simbahan, sa ating parokya. At makasaysayan, sabi nga, is because sinasabi na dito sa Nagkarlan ang unang pagtatanim ng trigo. What is that? Yung wheat. Wheat? Yes. Okay. So dito unang itinanim ng mga pari because of yung conducive ng weather. Kaya lamang ang sabi nga is because of
nakuha na ng ibang bansa. Na sila kumuha ng harina. So instead of ito. Dito wow. Nagsimula. Dito nagsimula. History! Yeah. Kaya napakalaki. Napakaganda ng ano. At the same time, sinasabi rin no, na dun sa underground, ito yung lagi naririnig na kwento, na dun sa underground na cemetery doon, usually nagtitipon ang mga katipunero during those time. Mga katipunero? Okay. Sa mga, ano. During this, ano ba ito? Japanese era? Yung war? No. Meron bang kinalaman? Way back sa Spanish era. Oh, okay. At least now you know. Thank you, Father. Father, okay lang ba na umakit ako sa kampana? Oh, sure. No? Mag-iingat lang, no? Kasi opo. Medyo, ano na, may gagabayan naman kayo. Thank you, Father. God bless you. Okay. Thank you. Father Dodi. Hi. Welcome always sa Nakel. Okay. Thank you, Father. Okay. Papunta tayo ngayon sa kampana. Ito na. Ito pala. Wow! Ito na yung kampana. Papunta. May painting si Mama Mary. Tinan mo, oh. Wow! Si Mama Mary. Medyo hinihingal dito. Pero pa. We're here. Look. Hi, thank you, Lord. Napakaganda. Look at this huge bell. Tingnan mo, itong kampana nito. Dito si Miss Wilma Santos na nagaganyan. Doon sa kampanerang kuba. Tapos tingnan mo, napaka-historic. Look. May mga bells pa rin sa gilid. Truly, San Bartolome Apostol Church is very, very historical. And mag-wait-a-wish tayo. Okay, ayun lang mga Meltics, maraming salamat for watching today's episode. Ito ang ating part 1. Marami pa tayong pwedeng puntahan dito sa Nagkailan, Lilio. So, see you on my next episode, diba? Keep safe parate and happy trip!